Welcome back again to our channel. Gusto kong magpasalamat guys dun sa mga nanood, mga nag-comment, mga nag-like dun sa interview namin sa Spot Pinoy. Maraming salamat po sa suporta, tsaka salamat din dun sa mga host nung sa Spot Pinoy, yung bumubuo ng channel na Spot Pinoy, yan, si Miss Ina, si Rice, at si Mark ng Carino Family. So yun, nag-enjoy kami nung during the interview. Masarap yung kwentuhan, nabitin kami sa 1 hour. So sana masundan pa soon yung makapag-usap ulit, or sana makapagkita kami ng personal. Ayun, nahihirapan ako. So ayun, medyo nabubulol na ako sa Tagalog. So ayun guys, tong video na to is ni-record ko lang siya, pero hindi ako sure kung ma-upload ko, kung kaya kong i-upload to. Tinry ko lang kasi matagal ko na tong gustong gawin tong video na to, pero may pumipigil lang syempre. Kung doon sa mga naka-follow sa amin sa Facebook page namin, pasensya na po kayo kasi kung mapapansin nyo, yung mga post ko doon lately is puro mga patama or hugot ba. Ganon. So, related siya doon sa video namin na pinost na Budol is Real. So, ang hirap kasi ng yung taong involved is never nang nakipag-usap sa'yo. Never nag-explain or never kang kinonfront dun sa issue. So, pasensya na. Una ako na kayo guys, pasensya na kung hindi nyo trip yung medyo negative vibes na video. Siguro next vlog na lang po. Hindi ko naman po kayo pinipilit na manood. Gusto ko lang talagang sana ilabas yung nararamdaman ko. Nang mali mo, panoorin to nung mga taong involved. Hindi ko alam kung nanonood pa sila. Wala akong pakialam sabihin yung kasabihin nyo kayo, sino man kayong dalawa kayo. Sabihin yung nakakatawa kami na hindi kami makamove on. Okay, sabihin nyo hindi kami makamove on. Pero yun nga, mabalik ako guys kung sino man yung feel nyo eh. Kasi parang medyo sabihin nyo ang nega naman ang dating. Pero yun nga, pasensya na. Kung sino pa yung gustong magstay, makinig sa sasabihin ko. Yun, stay lang po kayo. So, ayun. Medyo na ano na ako. Bali, ang istorya kasi is tumulong kami sa isang pamilya. Sabihin na nating pamilya. Hindi kami ang pumilit na tulungan sila. Sila yung lumapit sa amin. Sabi nila is para sa anak daw. So sabihin nyo na nanunumbat kami or natatawa kayo sa aming dalawa ni Manong Joby dahil hindi kami makamove on sa ginawa nyo. So ayun, in short, lahat ng effort, lumapit sila sa amin para daw sa anak. So balak pa nga sana nila yung may balak pa nga sana silang gawin para gumastos ng milyon-milyon para matupad yung pangarap nila na yon. So kami dahil din pinagdaanan din namin yung pinagdaanan nila, yung gusto ring matupad yung pangarap na yon. So since kami is natupad na namin yung pangarap na yon is bukal sa loob yung pagtulong namin sa kanila. Na marating din yung same na dream na pinangarap lang din namin dati. So yun na nga guys, in short, natupad yung pangarap nila. Although may mga red flag na during the process, hindi namin pinansin yung tipong
yayabangan kami ng mga properties nila, na ganito yung pera nila, ganito yung sasakyan nila. Hindi namin pinansin yun dahil siguro baka nagkukwento lang sila or something. Ganun. So, yun. In short, natupad na yung pangarap nila. Ngayon, yung natupad na yung pangarap nila, na-confirm na ganun nga talaga yung ugali nila. So, may konting regret na bakit ganun, bakit tinuloy pa rin namin silang tulungan. Talagang, ang daming senaryo. Siguro gagawan na lang namin ng series. Total, sila, ayaw nila nilang kaming i-confront, ayaw na nila kaming kausapin eh. As in, never na sila nag-explain ng side nila. So, ayun, natupad na yung pangarap nila. At na-confirm nga namin na ganun talaga yung ugali nila. So, may regret na sana hindi na namin tinuloy. Wala na kami magagawa eh. Natupad na yung pangarap nila eh. And then, so kami, dahil ayaw nga namin sa mga ganong ugaling tao, medyo naglaylo. Medyo lumayo-layo kami, umiwas ng konti, ganyan. Siguro nahalata nila yon na ganun. Pero syempre, hindi nila aaminin sa sarili nila na may nagawa sila, di ba? So, dahil nga ayaw namin yung ganung ugali ng klase ng tao. Yun nga, medyo naglaylo, ganyan. Tapos may mga nangyari na rin na parang napalayo na sila sa amin. So, akala ko, malayo na sila sa amin. Parang okay na ganun. Pero since nung natupad yung pangarap nila, parang never kami nakaramdam na grateful sila. So siguro sa next video na yung mga scenario na mga sinasabi ko. So ngayon is yung overall lang na kwento. So ayun, nakala namin okay na. At least nagka-peace of mind na kami, malayo na sila sa amin, ganyan. Hindi na namin may encounter yung mga ugaling bulok nila. So yun, okay na. And then one day, nakatanggap ako ng text dun sa isa. At sinabi ko na wala kami sa bahay. So, yun. Akala ko wala lang. Yung text, may kailangan lang siya. And then, after 2 hours, may nangyari. May nangyaring hindi maganda. Makaka-apekto sa amin, hindi lang sa amin, sa mga ibang tao din. So, after a few days, nakakita kami ng ebidensya na sila yung gumawa ng pangyayari na yon. Napakalaking impact ng ginawa nila. So, sa akin, yung nangyari na yon is naayos naman. Naayos. Nagtuloy-tuloy pa rin yung proseso. Naayos yung problema na sinira niya. Parang ganun. Pero sa amin, bilang kami yung tumulong sa kanila para matupad yung pangarap na yon, ang hirap makamove on. Madali, kahit sa pagtawanan nyo na ako, sige, kayong dalawa kayo. Pagtawanan nyo na ako dito, sabihin nyo madrama ako. Kung nanonood man kayo. Pero tingin ko nanonood kayo dahil for sure nag-aantay kayo ng mga bawat salita na sasabihin namin sa inyo at ilalaban nyo again sa amin. Yun. Alam ko nanonood kayo. So, ayun. Para sa amin, syempre, nakakagulat. Kasi wala naman kaming ginawang masama. Although siguro medyo napipikon-pikon sila sa amin. Baka may pagkakataon na napikon sila or nainggit sila. Hindi namin alam. Dahil after nga nila yun maggawa at nakita namin yung ebidensya, todo deny syempre. Wala namang tao sigurong aamin. Never sila nakipag-usap na sana, pasensya na sa nangyari, pero hindi namin talaga ginawa yan. Ganon, hindi namin kayang gawin yan sa inyo dahil kayo yung tumulong, matupad yung pangarap namin.
Yung ganun ba? As in, hanggang ngayon, as of this moment, bigla na lang silang tumahimik na wala silang sinasabi. Kumbaga, as in wala, hanging. Talagang, talagang nakakasama ng loob. Ngayon, yung ibang tao na ina-expect ko na susuporta sa amin, is hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang plano. So, ayun. Kaya, lesson learned. Mag-ingat sa bawat taong tutulungan nyo. So, masasabi ko lang sa inyong dalawa, siguro talagang kailangan nyo magpa-check up. Yun. Yun lang. Kailangan nyo. Kasi parang, meron na silang nagpa-inject ng mga anesthesia. Baka, ang katerbang anesthesia yata yung pina-inject nyo sa katawan nyo. Wala na kayong pakiramdam. Napakamanhid. Yun. Yun guys, yun lang. Hirap talaga. Pinipilit, syempre, kailangan nating mag-move on. Pero, yung epekto ng ginawa nyo sa amin, kumbaga kami, hindi kami nagdalawang isip nung nagsabi kayo eh. Tapos, walang kaabog-abog, may gagawin kayo sa amin. Intentional talaga eh. Yun ang masakit, parang, anong nagawa namin sa inyo? Bakit ginawa niyo yun sa amin? Tapos kayo, tatahi-tahimik na lang dyan sa isang tabi dyan. As in, parang wala. Parang wala lang nangyari. Diba? So, ayun, talaga, dapat talaga mag-ingat tayo sa mga taong tutulungan natin, pagkakatiwalaan natin. Alam ko namang kung wala mang nangyayari or ganyan pa rin yung sitwasyon nyo, alam ko namang forever hindi kayo magiging masaya. Every year, maaalala nyo kami tuwing nagse-celebrate kayo ng anniversary nyo na natupad nyo yung pangarap nyo. Yan, lagi nyo yung maaalala. Hindi kayo 100% magiging masaya dahil dun sa ginawa nyo sa amin. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. So, ayun guys. Pasensya na talaga. So, yun lang. Susundan ko na lang to ng ibang video. Ano ba yung mga red flags nila? Para sa mga susunod sa inyo, para maano rin kayo kung ano ba yung dapat na bantayan nyo sa mga tao na papapasukin nyo sa buhay nyo. So, yun guys. Pasensya na sa mga drama. So, ayun. Kung pwede ko nga lang talaga sabihin eh. Talagang yung 100% na detalye. Sasabihin ko talaga. Pero syempre, yun na yun. Yun lang ang pwede kong i-share sa inyo. Abangan nyo na lang yun sa mga susunod na video kung ano yung mga red flags na nakita namin sa kanila. At yun, siguro ilalabas namin dahil sama rin ng loob. Yun. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.